ko kayo, nagkaroon na ba kayo nung idol nyo na maagang nawala sa mundo? Para sa mga sasagot ng oo, di ba parang ang sakit-sakit sa puso na yung inspirasyon mo ay mawawala sa'yo? Para sa amin, no, na pinalaki ng mundo ng YouTube, isa sa mga idol na yan na inalis sa amin ng maaga ay si Christina Grimmie. What happened to her? Talagang na-shock yung buong YouTube community. I think hindi lang yung YouTube community eh. Dahil when this happened, naging mainstream na din siya. Bago tayo mag-umpisa, tatanungin ko kayo, paano kung biglang mawala yung idol nyo? Anong mararamdaman nyo? Bago tayo magpatuloy, meron tayong 1,000 GCash giveaway, kaya mag-like, subscribe at notification bell na kayo para sa mga kwento na katulad nito. Anyways, punta tayo sa kwento natin ngayong araw. Para sa mga hindi nakakakilala kay Christina Grimmie, sumikat siya around 2009. 15 years old siya, nakilala bilang si Zelda X Love 64. Isa ako sa mga nakasubaybay sa YouTube nung panahon to. I think ito yung face na na-inspire. Maraming mga na-inspire sa atin dito sa Pilipinas na magpatuloy sa YouTube. It was a time na may emphasis pa yung you sa YouTube. Pero I think this is a topic for another video. Anyway, sikat na sikat siya ng mga panahon to. If I remember, million na rin ata siya nito eh. Pero mas lalo pa siyang sumikat nung maging mainstream siya nung sumali siya sa The Voice. Ayan, nagulat ako. Hala, nasa The Voice siya. Nakakatawa kasi talaga na yung mga sinusuportahan mo nag-grow. Anyways, I think it's safe to say that she was actually really well-loved. Marami talaga nagmamahal sa kanya. Apart from the singing kasi, animal rights activist din siya, nagpa-participate siya sa mga fundraising events, kagaya ng the Humane Society of the United States. Everything was going well for her until her murder happened. Nakakalungkot talaga to at nakakagulantang. Feeling ko kung nandun ka, matotraumatize ka talaga eh. Even just hearing about it, nakakatakot siya, nakakatakot pakinggan. So ito yung kanyang murder ha. June 10, 2016 kasi, nag-perform siya sa Before You Exit sa The Plaza Live. Bago pa yung performance na yon, meron pa siyang post eh na, uy, halika atin kayo, pakita natin dito. Siyempre, inikayat niya yung mga tao. May isa palang nakakita noon, no, na hindi magiging maganda ang pangyayari. So nag-perform siya. Ito yung ilan sa mga clips ng last performance. Ayan, pakita lang din natin dyan. Performance niya, 10 ng gabi, 10 p.m. na. After nun, pumirma pa siya ng mga autographs. 10:23, binaril siya ng isang 27-year-old na nagngangalang Kevin James Lowby. Bago siya mabaril, sinabi pa na itong si Christina daw, yung ba parang yayakap pa ng ganun doon kay Kevin James? Dahil mabait talaga siya sa mga fans niya. Pagka pa rin, hindi nagtakbuhan yung mga tao. Nakakatakot yun, di ba makarinig ka ng gunshot? Ang unang gagawin mo talaga, tatakbo ka. Tapos, itong kapatid ni Christina Grimmie, nakita niya na, ay, ito pala yung bumaril. So, tinakel niya, ganun. Tinakel niya, pero si Kevin James, nakakawala pa. Pagkakawala niya, pinaril niya naman yung sarili niya. Hindi siya something na matatanggal mo agad sa isip mo pag nakita mo eh. Etong si Christina, no, naghihingalo siya at that time, tinakbo pa siya sa Orlando Regional Medical Center. Critical na siya at this time sa gunshot wounds. Marami siyang baril eh, hindi lang isa. She was pronounced dead bago mag 11 p.m. Napakabilis ng mga pangyayari, no. Officially, ang kinamatay niya ay gunshot wounds sa head
at saka sa chest. Ang tanong ngayon, bakit ito ginawa ng lalaki? I think this is the creepier part. At mas marami pang naungkat pagkatapos nito. Sabi ng kapulisan, no, galing daw si Kevin sa bahay nila na may dalang barel, dalawang magazine na puno ng laman at isang malaking hunting knife. Sabi daw ng mga polis na ito na talaga yung gusto niyang gawin eh. Plinano niya na to na puntahan si Christina at biglang umuwi pagkatapos. Gagawin niya to kay Christina Grimmie na talaga. Ang pinagtataka nila, no, dahil isang event to eh. Bakit hindi na-detect? Diba sa atin kinakapkapan talaga tayo, diba? Kung maayos lang daw yung pag-check ng gamit, hindi dapat mangyayari ito. Ang daming nagalit ng mga fans, miski hindi fans, galit na galit online dito sa security ng event na to. Ibig sabihin, direktang resulta rin ito ng kapabayaan ng security. Hindi ko na alam kung anong nangyari sa kanila afterwards nito. This wouldn't have happened kung ginawa nila ng maayos yung trabaho nila. Also lang ha, ako personal na opinion ko, nakakatakot na readily available yung ganitong mga barel, especially sa kanila. May isang witness na nagsabi, bakit daw yung mga pagkain ang higpit-higpit maipasok, hindi nila mapasok? Pero yung mga barel, panaksak, ang bilis na pasok. May something na mali talaga sa security nila. Yung mga nakakita naman daw kay Kevin, sinasabi na ang weird siya, tas creepy talaga yung vibes niya daw. Punta tayo dito kay Kevin, mas kilalanin natin siya. Ang sabi ng mga polis, legal daw yung mga barel. Nakakaloka, di ba? Legal naman daw niya nakuha. Wala rin daw siyang record ng pag-aresto. Pero nakakaano niya na raw yung mga polis noon. Hindi sila personal na magkakilala ni Christina, which makes this even scarier. Di ba? Hindi mo kakilala, tas ganun yung gagawin sa'yo. Wala din daw siyang history ng mental illness. Pero violence, oo. Hinanap ko, no, kung ano yung motibo. Officially, walang binigay yung kapulisan, pero ito yung mga nahanap nilang detalye. Ayon sa kanila at sa kaibigan ni James na si Corey Dennington, addict na addict daw itong si Kevin kay Christina. Lahat ng ina-upload, lahat ng pinopost, pinanonood. I think normal naman yun sa atin, di ba? Lahat naman ata tayong fans ay ganito sa mga idol natin, pero merong linya na iba yung fan ka lang, iba yung obsession na. And I think this falls into obsession na talaga. Parang nabago pa nga daw yung buhay ni Kevin dahil sa kay Christina, kasi naging inspiration talaga siya, no, ni Kevin. Pero nagkaroon ng infatuation, sinabi nila, to the point na itong si Kevin talagang parang gusto niyang ligawan din eh. Nakapagpabawa siya ng 50 pounds, nagpa-lasik ng mata para hindi naman alamin, nagpaputi ng ipin, at nagpa-implant pa daw ng buhok, siguro para i-impress tong si Christina Grimmie. Baka gusto niya talaga. Pag sinasabihan niya daw siya nung niya raw yung kaibigan niya, na si Kevin, no, na imposible yan. Parang hindi naman magkaagusto sa'yo yun, kasi artista yun, no, napakalaking tao. Etong si Kevin daw nagiging nagagalit, nagiging defensive, at ayaw maniwala. Ito pa yung weird para sa kanya, no? Kasi 5 days daw, bago mangyari yung pambabaril, kinausap pa siya, may sinoli siya na kung anong bagay, at sinabi sa kanya, I love you, brother. I am tired and ready to ascend. Napaisip ko dun sa ready to ascend na yan, parang plinano niya ba na barilin din yung sarili niya. In a way, added layer na naman sa creepiness ng kwento na to, no? Nakakalungkot lang that how something like this could happen sa isang inspirasyon. Mukhang mabait na tao naman kasi talaga din si Christina Grimmie. At someone so young, no? It could happen to any of us talaga yung ganitong mga pangyayari. So ako, no, ang personal kong opinion dito sa mga ganitong bagay, kasi sa atin maraming nagagalit na mga fans pag kunyari pinagbawalan tayo, di ba? Maraming nagpo-post agad, ay ang arte naman, ay ang sungit naman ng ganito. Pero we have to look at it differently pag hindi tayo napagbigyan ng mga idol natin. Kasi ano din eh, baka iniintindi rin nila yung security nila, iniintindi rin nila yung kung ano yung mangyayari sa kanila. Diba? And valid yun. At as fans, dapat naiintindihan natin na yung ganitong mga bagay, dapat iniintindi at iniisip talaga ng maayos. Dapat suporta pa tayo, no, para sa security nila. And not the other way around. Yun lang. So para sa ating question of the day, may 1,000 Gcash giveaway tayo, ha? I-announce natin yan soon. Tatanungin ko kayo. Balik tayo sa tanong natin kanina na may idol ka ba na nawala na sa mundo? Ano yung naramdaman mo?
i-comment mo sa ilalim. Ito si Claro the Third at ito ang aking kwento. Thank you.